Usap-usapan ngayon ang pagpirma ng Pangulo ng Estados Unidos ng isang Executive Order 14067 na nag-uutos sa Bangko Sentral ng Amerika na gagawa ng digital platform ng pira upang mapadali at maayos ang mga transaksyon ng mga bayarin at iba pang aktibidad na may kinalaman sa pagbili at pagtinda ng kahit anong produkto sa Estados Unidos. Ibig sabihin, hindi ka na makapag-withdraw mula sa iyong bangko o kahit sa ATM ng physical na pira o banknotes dahil ito ay itatransfer na lang ng bangko sa iyo sa pamamagitan ng e-money kung saan dapat nakarehistro ang iyong pangalan at pagkakilanlan o identity upang masiguro na hindi mapunta sa ibang tao ang iyong pira. Dito sa ating bansa ay marami sa atin ang nakakaalam ng Zcash. Tinatawag din itong e-wallet kung saan pinapatakbo ito ng isang pribadong kumpanya. Medyo may pagkakahawig po ito sa ganong sistema. Ngunit ang pagkakaiba nito ay ang gobyerno na po mismo ang gagawa nito sa pamamagitan ng Bangko Sentral kung saan sa bawat bansa sila ang namamahala at nagkukontrol sa yaman at pira ng bawat bansa sa buong mundo. Ang bagong kautosang ito na pinirmahan ng Pangulo ng Estados Unidos ay sinuportahan naman ng mga malalaking kumpanya sa buong mundo kasi naniniwala silang mapigilan ang pagbagsak ng ekonomiya kung gawing digital ang lahat ng mga transaksyon sa pagninegosyo, pagbili at pagtinda dahil mas mabilis ang bawat transaksyon nito. Bagamat alam natin na mahirap itong mangyari dito sa ating bansa at sa iba pang mga mahirap na bansa, kasi hindi pa tayo handa sa ganitong sistema, kasi isa sa mga pinakakailangan natin sa sistemang ito ay yung internet connection stability, kung saan sa ngayon ay maraming parte sa ating bansa ang sobrang bagal o di kaya walang signal ang internet sa kanilang bayan. Ipaano pa kaya kung lahat ng mga tao ay kailangan laging nakakonekta sa internet kasi nandun yung pira nila? Sabi nga ng isang Filipino IT expert, yung traffic sa mga kalsada natin ay lilipat naman ngayon sa internet dahil sa sobrang dami ng mga taong gagawa ng transaksyon sa bawat segundo. Aniya, kailangan pa nating i-upgrade ng 5 hanggang 10 pieces ang internet stability dito sa ating bansa upang matupad ang layunin ng gobyernong gawing digital ang ating pira. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang pagpirma ng Pangulo ng Estados Unidos sa kautosang ito na naglalayong gawing digital ang kanilang pira ay maliwanag na isa na naman itong hakbang papalapit sa paglabas ng isang taong may kapangyarihang pamunuan at kontrolin ang buong mundo sa pamamagitan ng kanyang mapanlinlang na pamamaraan. Kasi kung iisipin natin, ay napakasimple lang po mga kapatid. Kung ang tao ay nakakonekta sa internet at may account na nakalagin sa kanilang server, mas madali na lang ang kilalanin at kunin ang iyong identity. Kung ilan ang iyong pira? Anong katayuan mo sa buhay? Ano ang iyong pinagkakikitaan? Ano ang iyong binibili at kinakain sa araw na iyon? Ano-anong mga lugar ang pinupuntahan mo, pati na ang iyong paniniwala o relihiyon ay alam na alam po ng sistemang ito, mga kapatid. Sa madaling sabi, kung gugustuhin ng pamahalaan ng anumang bansa na may ganitong sistema na kukontrolin ang galaw ng mga tao, ay napakadali lang para sa kanila ang gawin yun, mga kapatid. Isang halimbawa nito, ay kung gusto mong gamitin ang iyong pira upang bumili ng isang bagay, pwede po nilang pigilan yun mga kapatid kung gugustuhin nila. Kasi kahit na sa iyo yung pira, ngunit sila naman ang may control sa sistema kung kailan pwede o hindi pwedeng gamitin ang iyong sariling pira. At sa ganitong kalagayan,
mas maiintindihan na natin kung paano matupad ang propesiyang sinasabi ng Revelation chapter 13 verse number 16 and 17. Ang sabi, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw unang bilang na katumpas niyon. So yan po mga kapatid, sinasabing lahat ng uri ng tao, mayaman man o mahirap, kahit yung mga alipin ay kinakailangan meron kang tatak na numero na katumbas ng pangalan ng halimaw, at kung wala ka nito, hindi ka maaring bumili o magtinda sa panahong ito. Mga kapatid, sabihin man nating matagal pa bago mangyari ito, o di kaya isipin man nating coincidence lang ang mga nangyayaring ito, ibig kong sabihin, yung pagpirma ng Pangulo ng Estados Unidos ng nag-uutos ng Bangko Sentral na gawing digital ang kanilang pera. Ngunit ang katotohanan ay sinasabi na ng Biblia kung saan pupunta ang sistema ng ating mundo. Na darating ang araw na may isang taong may kapangyarihan galing sa masama na lilitaw at maghari upang kontrolin ang mga tao sa buong mundo at pipiliting sasamba sa kanya. At upang magawa niya ang kanyang layunin, ay kailangan niyang kontrolin ang paggamit ng pira ng bawat tao, kung sino lang ang pwedeng bumili at sino ang hindi. Nang sa ganun, ay mahawakan niya sa liig ang bawat individual. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Kasabi ng Revelation chapter 14, verse number 9 to 11, lahat ng mga taong may tatak ng halimaw ay pinaparusahan po ng Diyos ng walang hanggang paghihirap sa lawa ng apoy. Sana po sa pagdating ng araw na ito, ay darating din ang ating Panginoong Hesus upang iligtas tayo sa hirap at matinding kapighatiang sinasabi sa propesiyang mangyayari sa mundong ito. At sana po mas pagtibayin pa natin ang ating paniniwala at pagdarasal upang sa araw na yon ay malampasan natin anumang pagsubok ang naghihintay sa ating pananampalataya sa hinaharap. Hanggang dito na lang po, at kapatid, bago po kayo umalis ay sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangad po natin na mas marami pang makapanood sa mensaheng ito. At pindutin na rin po yung notification bell kasi marami pa po kong gagawin mga mensaheng katulad ito. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.